Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, isasama ko kayo sa dental journey. And ayun, malapit lang to sa amin. Kaya ayun na napili namin. Ang dami ko rin hinahanap ng mga dental clinic na talagang magaganda, mura. And yung maganda naman yung reviews, yun yung hinahanap ko. Para syempre, kahit affordable siya, dapat talagang may improvement. So if you're interested, keep on watching. Iba siya ito eh. Iba yung magawa na siya. Nakatipa. Yun talaga. Bago kayo pumasok sa clinic, may makikita kayong alcohol dispenser. Yun, naapakan nyo. Tapos, maglalagay kayo ng alcohol sa kamay nyo para ma-disinfect. Tapos, meron din sila sa may labas ng glass door nila na nakalagay na para mag-sanitize ng kamay. Yung ganun, 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 ganun. Yun. Nakalagay doon. Ayun, maganda naman yun. So, yung clinic na pinuntahan ko is Christige Dental Clinic. Dito sa may magsaysay. And maganda naman yung clinic nila, malinis. Tapos pagpasok mo, ayun, pinaupo ako, tapos binigyan ng plastic foot socks and ano siya, disposable yun. Tapos may pina-fill up na information about sa patient nila, which is me, and kasama ko yung mama ko and ate ko. So yun, pag-fill up mo nun, may binigay sila na parang isusuot mo na may hoodie siya. And parang yung sa parlor. Pero ano, ganun siya. So ayun, may susuot sa inyo. Sila mismo yung magsusuot sa inyo. Hindi ko alam kung yung nurse yun. Basta yung nag-assist sa amin. Isusuot nila yung parang hoodie. Tapos may ano dito, hanggang sa shoulder siya. Yan. Pag ganun siya, tapos may paano din sa likod. After nun, may pina-fill upan pa sa amin na isang form para naman sa braces. So, after nun, nauna na yung ate ko. Tapos, nung ako na, ayun, kasi second time ko pa lang talaga magpa-dentist. Yung una kong pa-dentist is nagpa-bunot ako. And dapat magpapa-cleaning ako and pasta. Kaso, hindi natuloy kasi nga, ang mahal. Ang mahal ng dental, di ba? Pag magpa-dental ka, ang mahal. So, hindi natuloy yung pangalawa ko dapat napunta sa dentist. Pero yung pabunot ko, dun din yun. Dun din ako nagpabunot. So, nung chineck up ni Doc yung ipin ko, ang sabi niya, may mga ipapasta. And,
kanina, kasi kanina pa nangyari yun eh. Bali, nag-intro lang ako. Ngayon niya yun lang. Kasi hindi ako nakapag-intro. So, ayun, kanina, ang nangyari, chineck up niya lahat ng kailangan pastahan. Tapos, nagpa-panoramic x-ray din ako. Eto nga, nung chineck up niya yung ngipin ko, marami, eto lang kasi yung tatlo yung, eto, yan, eto, eto, tsaka eto. Yan yung mga pinasta sa akin. Ay, naganda na nga. Ganda na. So, ayun. Kasi may ano, ang history na ito, kaya nag-crack to, yung isang ngipin ko. Nag-crack talaga siya sa may likod. Kasi may kinagat ako na parang plastic siya. Wala akong example dito. Basta parang plastic siya. Kinagat ko siya. And, na, ano, nalasot siya dito sa gitna ng ngipin ko. So, nag-crack yung isa. And, sabi ni Doc, nadadamay daw talaga yung ngipin sa kabila. So, dahil wala pa akong pera pang pasta, nadamay yun sa may kabila. And yun, pinapasta ko to ng dalawa. Tsaka to. Tapos, meron din dito sa may gilid. Bali, ang price ng pasta nila is 700. So, tatlong 700. To, 700, 700, 700. Yung puro likod lang yan. Puro likod lang yung pinasta. 700, 700, 700. Tapos yung gilid nito, yan, 350. So, ang sabi, 350, China, 500 yata yung isa. 500 US, tapos 700 Germany. So, ang pinili ko, syempre, front tip to, dapat yung matibay, kaya Germany. Matibay daw yung Germany, obvious naman sa price, no, 700. So, yun yung pinili ko, kasi nga, mahalaga yung front tip. Ayun, parang mas naging confident ako ngayon kahit may hindi pa ayos yung teeth ko. Ayun, may sungki pa ako. Ito nga yung, ano, yung reason ko ba't gusto ko mag-braces. Kasi meron akong sungki na dalawa dito, nagsuko sana ipababa. Kaso, ganito nga, meron pang mga ipapasta. So, babalik pa ako sa clinic nila. Hindi ko alam this week din. And, eto pa, may nakita sila sa panoramic x-ray ko na kailangan bunutin yung molar ko dito. Dito sa yata o dito. Basta up and down. Dalawa lang naman. Pero, grabe bes. Ang mahal ng price. 15,000 daw. So, ayun. Siguro babalik na lang ako this week. After ng period ko. Kasi may period ako ngayon. So, pasta lang yung ginawa sa akin. So, yun, babalik na lang ako doon. Nakapag-down na din ako pang braces. Yun nga, may panoramic x-ray na ako. Yun lang naman yung kailangan doon eh. Panoramic, mapastahan lahat ng kailangan pastahan. Tapos, kung may hindi naman safe, bubunutin, ganun. Yun yung kailangan doon. And kung may kailangan bunutin na molar, ayun, bubunutin nila. So, yun sa akin, may dalawang kailangan na molar na bunutin. Dito sa taas, and dito sa baba. Kasi yun sa baba, hindi siya visible pa. So, ang gagawin, siguro, hihiwaan nilang ganun. O kaya, basta hihiwaan nila para makuha yung teeth ko. So, kailangan ko i-undergo ng surgery. Kailangan ako i-undergo ng surgery. So, ayun. Yun ang kailangan ko paghandaan. And, nag-search kasi ako online. Hindi daw pwedeng bunutan kapag may period. So, mas okay na ipatapos ko muna yung period ko. So, ayun. After nun, umuwi na ako. All in all naman sa clinic nila, maganda naman. And, mabait si Doc. Hi, Doc. Mabait si Doc. And, friendly siya. Yun nga, nagtanong ako sa kanya kung pwede mag-video. Kasi, syempre, ibang clinic hindi naman pumapayag. So, sabi niya, okay lang daw. Pero, ang na-video ko lang is yung cleaning. Hindi ko na-video yung pasta. Next video na lang na i-upload ko, i-video ko na yung pagpasta. Kasi babalik pa naman ako doon, ipapasta pa. Tapos, isa surgery. Siguro yung surgery, hindi ko na isasama. Kasi, syempre, madugo yun, diba? Surgery yun, best. So, ayun. Sana, magtuloy-tuloy na tong pagpapaganda natin. Kasi, gusto ko talaga maging confident mag-smile. Alam naman natin na ang smile ang pinakamahalaga, syempre sa pictures, sa videos, di ba? Kung pangat yung ngipin mo, maraming mong lalait, o kaya maraming, madidiri, ganun. So, yun.
thankful din ako kasi nagkaroon ako ng chance para magpaayos ng ngipin and magpa-braces. Ayun, kung hindi ako tinulungan ng mga ate ko, thank you. Thank you, Kimpot and Ses. Special mention. Ayun, kasi syempre hindi ko man kaya. Ang mahal-mahal, diba? So, yun, tutulungan nila ako para mapaayos na natin yung tip natin. And para maging confident na ako. So, ayun, i-update ko na lang kayo kung ano man mangyayari sa ngipin natin. Kung gaganda ba? Magiging, mabababa ba itong, ayan, tsaka ito. Ayun, na dalawa yan, oh. Kung, ayan, kung mabababa ba yung dalawang yan. O, basta, doon natin malalaman kung okay yung clinic nila. Basta yung itsura, malinis naman siya and okay naman yung mga dentist doon. So, recommendable naman yung ano nila, yung clinic nila. And yung, ikikwento ko rin sa inyo yung ano, yung costing ng braces nila. Ang down payment nila is 3,999 plus panoramic X-ray, which is 1,100. Ang original price nun is 1,500. Pero dahil may discount daw sila, 1,100 na lang. And yun, yun lang naman yung kailangan yung bayaran dun, yung down payment na 3,999 tsaka yung 1,100 na X-ray. Kasi mahalaga yung X-ray dun nila makikita kung may kailangan bunutin ng molar. Diba nga yung sa akin? Tinanong ko, akala ko talaga dito, sa mga ganito, may kailangan bunutin. Tapos, nagulat ako nung in-x-ray na, sabi, may kailangan daw bunutin na hindi siya nakalitaw na teeth. Yung molar nga daw. Hindi ko alam kung wisdom tooth yun. O, hindi ko alam basta yun, dalawang ngipin siya. Dito yung mahal. Yun dito, 2,000 lang daw yun. Eh, pero, 15,000 na lang daw. Dalawang teeth na. Yun tatanggalin niya. So, ayun, good luck sa akin and thank you for watching. Kung so, interested magpa-brace, ilalagay ko na lang sa description box yung information and yung contact number ng dental clinic na pinuntahan ko. So, ayun, samahan nyo ako sa next video ko. Next video ko, pasta, surgery, and di ko alam kung kakabitan na ako. So, ayun, thank you for watching. Ingat tayong lahat and alagaan natin yung teeth natin para ano maganda tayo and confident para maganda tayo mag-smile. Ayun din yung pangarap ko talaga, yung makapag-smile ako ng yung ano, yung nakangiti talaga ng lahat ng ngipin kasi mahilig ako mag-smile kasi mahihiyain ako, nahiya ako sa teeth ko kasi may sungki. Pero yung iba naman proud naman na kahit may sungki sila, masiyahin sila. Ako talaga nagtatakip ako palagi. Ganun. So, ayun. Haba na ng ano ko, no outro ko. So, ayun. All in all, okay naman yung clinic nila. Sila din nagtanggal nung sinuot nilang parang hoodie sa akin. Tapos, sa ano pala yung sa x-ray, ikikwento ko din. So, may machine sila na parang ipapatong mo lang yung chin mo na ganun. Tapos, kakagat ka. Ay, kinakagat ka na ganun. And, maganda naman yung ano, yung machine na yun kasi nilagyan nila ng plastic yung kakagatan mo para hindi halo-halo ilaway nung ano nung nagpapa-x-ray sa kanila. So maganda yun. Anti-COVID siya. So yun, in-sprayan din ako ni Kuya na nag-x-ray sa akin. Twice niya ako in-sprayan. Una nung pagpasok ko and last yung paglabas ko. So yun, pagkatapos nun bawal kang gumalaw, bawal nakatingala, ganyan. Dapat nakaganyan lang, nakakagat ka. Tapos yun. Twice nga ginawa sa akin kasi nung una, parang medyo blur. Blur yun dito. Parang dapat daw malinaw yung makita. So yun, dalawang beses. Nagdolo ko pa nga yung machine. Pero okay naman, carry best. Carry bang bang naman. So yun. Yun lang ang update ko ngayon. And sasabihin ko sa inyo na okay naman yung cleaning. Dinip cleaning ako. So yun ang mga ginawa sa akin. Deep cleaning, pasta na 4, tatlong 700, isang 350. So, yung cleaning is 1,500. 1,500 yung cleaning nila. Ang dami ding nalinis ang ngipin ko kasi, syempre, hindi ako nakapag-cleaning ng matagal. Medyo dumugudugo lang yung gums ko kasi nga, sensitive daw yung gums ko.
And ayun, mabait naman yung dentist ko. Kung gusto niyo magpa-appointment sa kanila, message niyo lang sila sa Facebook. Ang Facebook nila is Christige Dental Clinic. And ayun, kailangan kasi magpa-appointment ka muna online. Yun kasi ang patakaran niya yun dahil COVID. Magpapa-reserve ka muna ng appointment sa kanila para hindi dagsaan yung mga tao doon, yun, para din iwas ano virus, yun, iwas virus. Kasi nga, 'di ba, social distancing, kaya hindi pwedeng sabay-sabay sa isang araw. So, yun, kung may plans kayo na gusto niyo rin magpa-book sa kanila ng appointment, pwede kayong mag-chat sa kanila o kaya magtanong. Basta yun sa akin, all in all na nagastos ko today is 9,400. Tatlong 700 na pasta na Germany and isang 350, isang China lang kasi gilid lang naman yun, yung maliit. So yun, tapos yun nga, 1-1 panoramic x-ray. Tapos yung down payment ng braces is 3,999, parang 4,000 din. So yun, yun lahat ng binayaran ko. And yun pala, may i-add pa ako, yung 350 na, ano bang tawag doon, charge? Basta something sa, ano siya, pang-COVID siya na, ano, na, parang may fee ka na babayaran na 350. Kasi nga, yung sinuot mo na parang hoodie, tapos yung, ano, yung, ano ba to? Yung socks. Yung foot socks na ano na disposable yun. Siguro yun yung fee na 350. Parang anti-COVID. Syempre binili din nila yun. So yun. Yun yung bayan. Lahat naman ng clinic may gano'n na 350. Kasi yun dun din sa katabing clinic nun. Minessage ko din sila na sabi nila may 350 nga din daw na gano'n. So halos naman lahat yata may protocol na gano'n na may babayaran 350. For ano, charge na pang-COVID, ano, hemorrhoid, gano'n. Yan lang. Abangan nyo na lang yung next upload ko kapag nagpa-surgery na ako and pasta ulit. Papakita ko na this time yung pag-pasta. Pero yung surgery, hindi na kasi, syempre, madugo yun, guys. Huwag na. And, ayun, sana, hopefully, makabitan na din ako that day. O kaya, okay lang naman kung next pa. So, ayun. Sana makabitan na din ako that day o kaya sa susunod na araw. O kaya baka kasi pagalingin muna, ganun. Di natin alam. Basta, yun, kailangan kong magbayad ng 15,000 and yun sa papasta pa sa iba. Kung may ipapasta pa. Yun lang. You're interested? Magpunta lang kayo ng Christige Dental Clinic. Promotion na din to, ah. So if you like this video, give it a thumbs up, mag-subscribe na kayo sa channel ko, and click on the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Yan lang. Thank you for watching, guys. Abangan nyo yung susunod na video ko. Bye!